Awesome. Hello, Kat. Musta? Okay lang po. Kayo po? Eh, I'm so happy to see you. Alam mo, kasi lumipat ako States, di ba? So, like, miss ko lahat ng volleyball eme, lahat ng mga Filipino family, buong volleyball community, miss ko kayong lahat. Kahit ako, Ate Gas, parang ano, nakaka-miss. Kahit, alam mo yun, nasa Pilipinas, tas may nakikita akong video, ganyan. Nakaka-miss talaga, iba pa yun talaga pag nasa court. Yeah. Pero actually, so, nahirapan akong i-contact ikaw kasi di tayo friends on Facebook and then di ka masyado active on Twitter. So I'm like, paano ko i-contact si Kat? So buti na lang. Kasabay mong lumipat sa Petro Gazz, si Coach Yanni. So I'm like, Coach, pakiusap. Nagulat ako kasi pag open ko ng Facebook ko, sabi ko, hala, nag-chat si Coach Yanni. Sabi ko, baka may papagawa si Coach Yanni sa akin. Sabi ko, yun pala yung sa'yo nga. Sabi ko, opo, okay lang naman po sa akin, Coach. Wag lang po talaga Monday kasi yun nga. Kasi kahapon, busy talaga kami kasi may fiesta dito. So, until now, naglilinis pa rin kami ng bahay. Pero buti na lang, free ka ngayon. Super happy ako, legit ka. Kasi, alam mo, sinabi ko nga sa intro, sabi ko, isa ka sa pinaka-favorite kong players nung season 82. Thank you po. As in, love na love ko attitude mo. And like, kasi lagi ka naka-smile. At ang happy-happy mo sa court. At ang ganda mo, swear. Like, thank you po. For me, lagi ko sinasabi kay Larry, yung katabi ko habang nagsasalita. Sabi ko, ang ganda ni Kat. Ay, thank you po. Pero wag ka ma-awkward sa akin. Ganyan lang talaga ako. Okay lang. Alright, so, takot ka kayo, Ochiani? Or familiar naman kayo? Friendly? Opo, familiar naman ako kasi since si Coach Carl na ano ko. Okay. Yeah. Kasi si Coach Carl, opo. UST ba siya? Coach ko ng UST. UST siya, kasi kapatid siya ni Ate Rhea. Rhea, opo. Okay, yes. Naging close ko lang si Coach Carl dahil SEA Games. Nag-beach volley coach siya. Oo po. Yeah. Okay, so cool. So, hindi naman awkward sa inyo ngayon. Pero welcome to Petro Gazz. Woo! Thank you po. So, paano nangyari yon? Walk me through it. Ano nangyari? Actually po, nung ano pa lang, parang before pa lang kami, before pa lang umuwi nung November, yun nga, nag-uusap na nga yung sa team namin sa Generican, na may bagong sponsor. Okay. So, since ako gusto kasi talaga mag same team lang talaga. Mm. Same players, same coaches, same, as in yung environment, hindi bago. Kasi since matagal nga ako sa kanila, so parang hindi pa ako ready na hiwa-hiwalay kami. Aww. So, yun, parang ano, yun nga, parang happy ako na, yun nga, parang may narinig ako bagong sponsor. Si Coach Carl lang talaga yung nakakausap ko about doon. And then, parang yung medyo blurred na hindi, medyo shaky na mga, ano ba yung mga December, patapos na yung December, oo. Wala pa rin kami update. May time na kausap po si Mayan. Sabi ko, alam eh, baka wala na akong team. Kasi wala namang, ano, parang wala pa. Wala pa namang kumukontakt, ganyan. Tapos sabi ni Mayan, kasi, te, baka akala nila, mahirap kang kunin kasi nga since sobrang loyal mo sa Generica. Parang ganun sabi ni Mayan. Sabi ko, kung Generica, pero kung ibang team, kaya ko naman makikommit kasi since graduate naman na ako. Wala na akong other commitment. Ayun, tapos parang bigla, maya-maya bigla sabi niya, ate, kunin daw ni Coach Jerry yung number mo. Sabi ko, mabilis ah. Yes. Grabe naman. Sabi ko, gano'n. Tapos, yun, nag-usap kami Coach Jerry, sobrang ano lang, sobrang saglit lang. Usap lang si yung Mayan about... Si Mayan ba yung nagitaan? Si Mayan yung nagsabi kay Coach Jerry? Kasi nag-usap daw po sila ni Coach Jerry na gano'n, shaky na nga yung ano. Shaky na. Tapos tinanong daw ni Coach Jerry yung sa akin kung may iba ba daw akong balak kanyan. Si Mayan talaga. Thank you, Mayan. Oo, ngayon nga. Sabi ni Mayan, gusto ko pa rin ikaw kasama ate, sabi niya ganun. Sabi ko, ay, nakaka-touch. Kaya sobrang haba ng conversation namin ni Mayan that time. Maya-maya, yun na, usap
usap kami sa galing concierge. Sobrang saglit lang talaga. Uh-huh. Sin, hindi umabot ng 30 minutes. As in, diniretso talaga ako ni concierge. Ganyan. Wow. Gusto kita kunin, ganyan, ganyan. Tapos after ng ilang, pagka kinabukasan after namin kausap ni Coach Jel, kinausap na ako ni Miss Cam, okay. Camille, ni Miss Camille, na management. And then yun na, boom. So, na Petro Gazz na ako. Very fast, very fast. Oo, very fast lang talaga. Kasi since sobrang thankful din talaga ako sa Petro Gazz, kasi lalo na si Miss Camille, sobrang ano niya talaga, sobrang open niya, kung ano yung gusto niyang gawin, kung ano niya. I mean, kinausap niya ako ng diretso. Walang paligoy-ligoy, diretso talaga. Oo. So parang yun din talaga yung nagustuhan ko kasi sobrang ano nila. Sobrang bait, yeah. Wala akong masabi. Honestly, kasi nung nagta-travel yung PVL, tapos kasama Petro Gazz, syempre. Mm-mm. Di naman sa bias ha, pero like makikita ko talaga how much the management like sumasama talaga sa mga players, like yes. Friendly sa mga players, support ta, like super 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 support sila sa mga players nila, swear. Yun nga po eh, kasi nung sa generica nakaka-tune up namin sila. Uh-huh. Kami yung pumupunta din sa San Juan. So nakikita ko kung paano sila yung mga players to coach. Parang sabi ko, parang hindi ako masyado nanibago nga eh. Mm. Kasi parang sa generica ganun din kami talaga, family ganun. Sa ano lang, parang tropa lang. Though may respect pa rin talaga. Oh. Pero makikita mo talaga na comfortable yung mga players sa management, yeah. Sa coaches. So yun talaga kasi talaga yung hinahanap ko sa team. Yung walang ilang. Uh-huh. As in, walang awkward. Right, gusto ko right. Ano lang talaga. Oo, chill lang, chill. Yeah, super na, happy ako for yung, you, Kat. Super, super happy na napunta ka sa Petro Gazz. Pero tanong, meron bang ibang nagtanong sa'yo? Or sila yung una? Naman. Meron po. Ah, sino? Meron. Una po talaga kausap sa akin, yung bangko. Okay. Sila Ate Cha po. Aha. Sila Ate Cha. Kinausap po talaga ako. Okay naman yung pag-uusap talaga namin. Parang ano, since, as in medyo matagal din yung usap namin that time. Aha. Yung ano, ang maganda din po talaga yung offer nila. Sin, wala talaga akong masabi. Sila naman lahat ng yung mga nag-offer naman po sa akin. As in, maganda naman po talaga. Tsaka yung team, magaganda din talaga. Yeah. Yung sa Petro Gazz kasi, madami akong teammates na kasama. Yeah. Galing generica. Yun din yung iniisip ko. Like, siguro yun yung naging po. Deciding factor. Kasi marami mm-mm. From generica, marami from UE na Petro Gazz. So sabi ko, hindi ako maninibago. Mm. Yung culture na since, as in, matagal ako sa generica, 4 years, my God. Ako sa generica, sila yung unang team ko eh, yeah. sa club. So, sabi ko, gusto ko ano, yung may ka-vibes pa rin ako, ganun. For sure. Though, oh, may mga kasama naman ako na, ay may makakilala mo ko, like, Ate Gretchen, na, ano, nakasama ko sa national team. So, sabi ko, hindi ako maninibago kasi hindi bago yung yeah. Environment. Parang ganun pa din. Opo, kaya hindi din, parang hindi ako nagdalag-isip sa kanila. Mas fit lang talaga na Petro Gazz. Mm-mm, opo. And sakto, kasi wala na silang libero. Actually, andun naman po siya si Rica. Ay, oo nga pala si Rica. Opo, right. Ano lang siya last time kasi yung injury niya. Oh, yeah. Pero nagtiterapy na siya, kasama na namin siya sa training ngayon. Okay, kasi cool. Kasi nagtitraining na kami. Actually, di ko kilala personally si Ate Rica kasi naririnig ko lang from Jesse, from Nunag, kasi they're like, oh, si Cherry, sobrang funny niya daw, sobrang sabaw niya daw. So, I would love to meet her. Di ko lang siya sobrang, malakas na kita maglaro. Wala akong problema kasi may TTH kami nagkikita, libero with coach. Okay. So, kami, parang, ano, walang awkward talaga. Nung at first, parang kinakabahan ako. Kasi syempre, hindi ako, you know, hindi talaga ako maano. Pag nakasama ko na siya nakasama ko na siya ng sample mga 1 week, yun, lumalabas na yung kulit ko. Pero at first, parang kabado ako. Tapos yun, sila talaga na-approach sa akin. So sabi ko,
wala-wala talaga. As in, first day namin, nagkukulitan kami, ganun. Training na may kasamang kulitan. Kaya, hindi ako, ano, sa kanila, awkward. That's good, that's good. Super good. Pero, do you mean na nagkikita na kayo in person? Na hindi pa. Online workout, apo. Okay, okay. Wow, Tare. Tare yung Petro Gazz, ah. Very, very friendly talaga yung mga core. Kasi nakakagulitan pa sa Zoom. Sobra po talaga. Kahit mga coaches, sila Coach Jerry, ganun. Pag Wednesday, nag-team, ano kami, workout kami, as in whole team. Okay. With coaches. Kompleto talaga kami. Minsan, nandun pa yung mga management. Ang saya naman. And very cool na maraming teammates mo from Generica. And you said it was your first team, di ba? Sa PSL. Mm-hmm. Or first pro team in general? Yes, yes po. Okay. First pro team po. So, what was your experience like dun sa PSL? Nung pro ha? Like, sige, compare na lang natin sa college then going to pro. Ano yung experiences mo sa first few years mo sa paglalaro sa PSL? Noong una ko, first year ko sa Generica, parang nangangapa talaga ako. Kahit si Coach Francis yung coach ko that time, nangangapa pa rin ako. Kasi iba pa rin kapag veterano yung mga kasama mo eh. Yeah. So, feeling ko nga parang abilis ko nag-matured, sabi ko. Kasi parang, dahil nag-pro ka while college. Opo. Mm. Parang malaking ano siya, experience siya, malaking learning talaga sa akin. Kasi yung, syempre makasama ko, mga matured na, kahit sabihin mong may 2 years gap lang, pero since matagal sila sa pro, marami ako natutunan na parang feeling ko, love baby ako. Tapos pagdating ko sa UE, ate na pala ako. Parang gano'n. Kasi mas marami kang na-experience sa Generica. Opo. Mm-mm. Para ako yung bata. Kasi pag unang ano nakasama ko, sila ate Chloe, sila ate Ruby, sila ate Riri. So, sa akin, para ako yung bata. Ako yung pinakabata. Uh-oh. Wala pa yung sila Mayan that time. Ako yung pinakabata. Tapos pagdating ko sa UE, nakakalimutan ko, ay, ate pala ako dito. Pero yung ano, feeling ko talaga, kasi sa training, sobrang ano kasi ako, makulit ako sa training, sobrang makulit, pero may time talaga na seryoso, lalo na pag mga drills na libero. Uh-oh. Minsan, ano, nagiging, ano na, paano ba, parang, minsan tumataas na yung kilay ko, yung sobrang ano, kasi sobrang strict taray na, pag sa nagiging mataray na. Oo, kasi sa pro league, parang, kailangan mo maging seryoso eh, kasi, tapa, hindi na yun yung skills na individual, team na talaga siya. Hindi, parang kung sa, ano ba, sariling sikap mo na yung, kung kailangan mo gusto mo pa mag-improve, kailangan mo mag-double time, ganun. Oo. Tsaka parang nakakahiya kapag nasa pro, po, tapos sabra. Di mo galingan, parang, ano ba? Ayusin mo. Diba, trabaho mo na yun eh. Mm-mm. Tapos, yun nga, yung isa pa yun, parang work mo na yun eh. Sinusweldoan ka ng management, parang, ikaw, as kahit sabihin mong estudyante ka pa rin, nag-work pa rin yun eh, kasi buo pa rin naman yung sinusweldo mo, lahat naman ng hinihiling binibigay ng management. So, yung hinihingi lang nila is yung paglalaro na maayos, training ka, nandun ka on time, yung commitment mo sa team. So, yun yung pinaka-importante yun, parang natutunan ko talaga yung commitment sa team. And then yung maturity talaga. Yeah. Yung talaga, parang feeling ko sa ako, 22 years old ako, parang feeling kong sobrang matured ko na. Kasi yung mga nakasama ko, puro mga matatanda na. Tsaka yung dami na ng games at yung level ng games na nalaro mo, iba eh. No, iba sa normal na 22-year-old na volleyball player. So, yun nga tama po lang. Pero ito, Kat, narinig mo ba yung news na sabi ni UAAP, bawal na maglaro sa pro yung college players? What do you think about that? Kasi sabi mo nga, dahil nag-pro ka, parang nag-mature ka, mas marami kang natutunan, parang nagbago yung mindset mo eh. So, what do you think sa bagong rule na to? Magiging helpful ba? Okay lang? Or ayaw mo na ganun? Actually, may disadvantage at advantage talaga siya. Kasi yung advantage kasi nga, yung player, makaka-focus sa team. I mean, walang other commitment.
Sa college. Training. Oo, sa college. Training ka, training lang talaga. Mm. Yung college team mo lang talaga naka-focus. Pero yung ano kasi, para iba pa rin kasi talaga yung may nakakalaban kang mas matured sa'yo. May matututunan ka, lalo na pag naging teammate mo. Kahit kasi ako, yung ako talaga aminado ko, shaky talaga ako sa receive that time. Sobrang shaky ko. Parang sa akin, napapagalitan pa ako ni Coach Francis kasi sa akin, tinataas ko lang, okay na yun, parang gano'n. Tapos pagdating ko ng general casting, si Ate Ruby yung setter namin. Siyempre nakakahiya, patakbuhin ko ng malayo yung setter. Tapos sa Ate Ruby pa, dun talaga ako parang sabi ko, kailangan ko mag double time. Kasi siyempre nakakahiya, ganun. Kasi siyempre, pag ano kasi, pag sa college, di ba, pag ikaw yung senior or hindi pa ano, same level lang kayo. Mm-mm. Parang ikaw, hindi ka aware. Hindi ka aware na kailangan ko gawin yung ganito. Kasi hindi mo naman, hindi ka nakasama ng ganitong amateur. Yeah. Hindi ka aware sa struggle ng teammate mo. Mm-hmm. Kasi lahat naman kayo nagsastruggle. Oo, totoo. Mm-hmm. Totoo po yun. Kasi para ako, nung kahit kami nila Rusel, nagkukwentuhan kami. Oh, kumusta kayo? Ganyan. Ganito yung nangyari. Tapos, pagdating talaga namin sa UE that time, parang iba talaga yung dala. Iba yung, parang nakikita kasi namin eh, kung paano i-handle ng mga seniors namin sa Pro League. Yung mga bata. So kami, alam na din namin kung paano i-handle yung mga bata. Oh, that's really good din. Mm-mm. Pero, yung sinabi mo na mas maganda, advantage na makapag-focus sa college lang. Mm-mm. So, ikaw, or yung mga ibang nag-Pro League habang nagka-college, meron ka bang nadaan ng time na napagsasabay mo or mahirap ipagsabay? Napagsasabay talaga po. Kasi, since ako, parang yung parents ko, yung wala kong relatives na nasa Manila. So, taong, as in, tawag talaga nila sa akin, taong dorm lang talaga ako. Okay. Kasi hindi talaga ako malabas. Hindi ka lalabas ng dorm. Hindi talaga, lalabas ako na yung malapit lang. Sobrang tamad ko na gumala. Same. Tumunta sa ganito, ganyan. Same, yun din ako, Kat. Kasi nasanay ako na nung high school ako, sinusundo ako ni tatay, yung lolo ko, sa school namin. Kasi since only girl ako sa magpipinsan namin, ako lang talaga babae. So lahat ng focus nila na sa akin. So nadala ko siya pagdating ng college. Na patas ng training, dorm, tapos papasok, ganun. Tapos may time, pero may time po talaga na sumuko talaga yung katawan ko. As in, kasi training ko umaga twice training namin sa UE, and then may generica, and then may national team pa. Ay. Mm-hmm. As in, yung pahinga, wala talaga akong pahinga. Pahinga ko gabi lang matutulog, and then, gigising ng umaga para tumakbo, mag-training. Yun yung time na nosebleed ko, tuloy-tuloy, nakahiga lang ako, nag-nosebleed ako. Maloka. Overfatigue na. Opo. Yun talaga yung OA na ano ko, parang 2018 ata, yun yung worst na yung katawan ko na sobrang ano ko, sobrang payat ko. Ano sinasabi mo? Like, sinasabi mo ba sa coach na parang, coach, wait, maybe stop muna ako na training or something na gano'n? Ano naman po, kaya sobrang thankful ko sa generica kasi sobrang laki ng consideration nila sa akin. Sa aming mga taga-UE or kahit sinong player na collegiate sa amin. Sobrang yung consideration nila lalo na sa akin na kasi sobrang tagal ko na po talaga. Sobrang thankful ako kasi pag alam nila na ganito yung, kinukuha nila yung schedule ko ganyan, ganito yung ginawa ko sa UE. Hindi na nila ipapagawa sa akin. Diretso na ako bola. Ah, okay. Kasi, kasi alam naman nila yung conditioning namin. Sinasabi naman ni Coach Carl. So, yung ano lang. Pero syempre, as a player, parang minsan nakakahiya. Yeah. Pero sa position mo na nag-nosebleed ka na ng tuloy-tuloy, di ba like, okay lang naman siguro na magsalita ka. Yes, opo. Nagsasalita naman po ako kasi alam naman. Since yung coach ko sa UE,
same din naman, right, coaching staff din naman sa Generica. So alam nila. Pero minsan, minsan talaga, parang hinahanap ng katawan ko. Tawag nga sa akin talaga nila, robot, sundalo, ganun. Opo, talaga, kahit yan si Coach Carl, parang kuya ko na kasi talaga si Coach Carl. Minsan parang, yung, minsan may inda ka talaga sa katawan mo eh. Tapos sasabihin niya, naku, wala lang yan, i-training mo lang yan. Ginaganon ako, tas coach, tao din naman ako, coach. Napapagod din. Parang excuse me, coach. Sorry, ano. Ganun talaga. Parang, yun na nasanay sila na go ako kahit, kasi ako pag nilalagnat or may iniindang konti, ini-training ko kasi feeling ko mas lalo akong ano, nagkakasakit. Parang feeling ko ganun pag hindi ako pinagpawisan. Hindi mo na lang iniisip. Kaya siguro, sila pag alam nila na ano na yung, hanggang saan na yung limit ng katawan ko. Helpful din talaga, no, na yung coach mo in college, same in pro league. And parang yun yung nakikita kong trend also. Kahit sa ang team, PSL, PVL, very common na mangyari yun. Pero, I wanted to ask din, Kat, sa opinion mo, when you were in PSL, ano yung view mo of the PVL? Anong tingin mo sa mga players or sa teams or yung liga? Anong nakikita mong differences? Parang, ako, marami akong narinig sa ibang mga tao or ano na, parang iba ba daw. Pero, since hindi pa naman, ngayon pala ako maglalaro ng PVL, parang, pag na, kasi mananonood talaga ako ng replay or live, kung hindi ako nakakanood ng live replay, parang masasabi ko, parang parehas lang naman. Siguro, mas marami lang, parang mostly kasi na mga UAP nasa PSL. So, parang hindi masyadong ano, yung PVL, parang madami, mas madami siyang NC. O, kaya parang siguro, parang, pero parang ganun pa rin yung feeling eh. Parang ganun yung feeling. You think it's gonna be as competitive sa PVL para sa'yo? Parang sa akin po ah, sa opinion ko, parang, parang parehas lang yung competitive na sinasabi ng ibang tao na ganito yung sa PSL, ganito yung PVL. Parang na napapansin ko lang, parang ganun lang kasi hindi naman siya sa katulad ng ibang sport na individual eh. Masasabi mo na ganito lang sila kasi ganyan, kasi makikita mo eh parehas lang team eh. Team siya eh. So yung competitive na level na sinasabi niya, parehas lang para sa akin. Ito akin na. Kasi actually for me, when I look at PSL, parang ang lalakas at the time was 2. Yung Petron and F2 lagi, 'di ba? And then parang last season, Signal parang biglang gumaling, and then other teams gumaling din. So I was like, wow, this is a really good league. Kaya sobrang nasad ako na hindi, parang kumakalas na. Like what you said, Generica, hindi talaga ano. Pero that's, yan yung pinaka-sad for me. Pero if you look at PVL, parang may ganun din. Kasi at the time, Creamline. Actually, nung una, Creamline lang talaga pinakamalakas. Pero ngayon, Petro Gazz, umaangat na din. Petro Gazz, Banco, and then... Yeah. Kahit naman, ano eh, may mga teams talaga na... Actually, depende naman sa, ano yun eh, yun nga yung sinasabi nila na depende sa management kung ano, sino-sinong player ang kukunin. Like, example, natin sa PSL, yung F2. Since si Coach Ramel, yung coach nila, parang F2 kasi alam naman nila yung system ni Coach Ramel, yung kung paano magpatraining si Coach Ramel, yung attitude ni Coach Ramel. So, kung ikaw hindi ka sanay sa paano mag-handle si Coach Ramel ng player, ma-intimidate ka. Yeah, actually. Ma-intimidate ka talaga siya. So, pero pag, like, mga Lasal na player niya na, alam na na kung paano siya training. So, yung band ng team, ganun pa rin. Pero like, yung sa ibang team sa amin na iba-iba yung school galing, depende sa management kung sino-sino yung, kasi syempre, yung ibang team,
kukuha talaga na sila na kahit kukuha sila ng medyo pricey na player. Uh-uh. As long as kaya mag-perform, ganun talaga kukunin. Yeah. Kasi, yun nga, ibang level naman na yung itong mga club teams eh. So, depende talaga sa management kung gagastos sila or same pa rin na kukuha sila ng hindi pa ganun ka. Yung iti-train pa talaga. Kasi yun talaga napansin ko eh, pagdating mo ng mga club teams, mga pro league na. Ano talaga eh, nandun na laban talaga na ng management mo. Oo. Oo, talaga kasi yung the way sila kumuha ng mga yung skills talaga. Yeah. Yun talaga yung ano, yun talaga yung parang na-amaze ako sa mga management na. Ah, grabe sila mag-ano, yeah. Grabe sila. Yung siguro yung kung ako maano, yung stress siguro nga sa kanila. Lahat kasi syempre, yung expectation ng ibang tao. Totoo. Doon ka talaga maano yung expectation. Mm. Kaya mahirap talaga. Pero you know what, hopefully matupad yung Unity Cup na sinasabi nila para lahat na lang kayo sabay-sabay maglalaro in one big league. Sobrang saya nun, no? Yun nga yung parang yung naririnig ko siya, yung Unity Cup na sinasabi nila. Parang sa akin, na-excite talaga ako. Kasi diba? Syempre imagine yung like angasan or like yung yung level of competition, ang taas na. Like, kasi nandun din yung mga ibang fandoms ng big teams on this side, tas big teams on this side, tas pag magkikita. Like, diba? Nafe-feel ko na yung energy. Oo nga, Paul, kasi since ako, matagal ako sa PSL, marami ako mga nakalaban sa UAP na hindi ko na siya nakakalaban kasi dahil sa PSL, na nakagraduate na ako. So ako, gusto ko ma-feel ulit yon na feeling na yung iba talaga eh, di ba, pagdating sa UAP, iba yung feeling ng angasan. Yeah. Kung sa player, wala talaga eh. Pero syempre, hindi mo mapipigilan yung fans eh. Yeah. Na yung, baka iba yung iba yung feeling, pero sa player, wala lang naman, ganun. Yeah. Friends lang after. Parang ganun yung feeling ba na iisa lang. Yeah. Walang bias na mangyari. Hopefully mangyari yun. Yun nga eh. Excited talaga ako na mangyari yun. Yeah. And hopefully then, yung mga hindi mo nakalaro in the past, like, magtuloy ka ulit sa national team. If ever given the chance, makapag-national team ka ulit. And, pero, ewan ko ba, sinasabi nila na may pa-tryouts na naman. Ewan ko talaga kahit sa kanila. Pero, yun nga yung, kasi, parang since, nung pag-uwi ko kasi talaga dito sa amin, hindi ako masyadong active sa social media. Kasi, parang feeling ko, gusto ko muna maka-focus din sa family ko, ganun. Yeah. Then, parang, iba kasi talaga pag feeling pag nasa province ka. Mm-hmm. Parang, ano nga, hindi nga ako yung palahawak ng phone, ganun. Mm-hmm. Nag-update lang ako kasi ngayon lang nang pumasok na yung January. Kasi since bagong team, marami mga update nangyayari, ganun. Pero, iba pa rin yung pag nasa Manila ako, updated ako. Diba? Tapos, iba pa rin yung update since nakakasama ko yung mga sila Rizal, yung mga teammates mga ko dati. Mga informant. Mga chismis ba? Alam ko, for sure, siguro sa'yo, like, pagod na sa pag-tryout ng tryout, pero sana mag-tryout ka pa din, please, para mag-national team ka. Kasi, you know what, super, super happy ako for you whenever I see you like thriving. Gusto ko lang maging masaya ka, Kat. Gusto ko lang mag-succeed ka in life. Oh, thank you po. Pero ano yung feeling mo when like kumare nasama ka na sa national team? First year na mong sumali sa national team. What was it like? Like gulat ka ba or like confident ka naman sa skills mo na yeah, I deserve it? Actually, nung una ko yung under-19 parang ano pa yun, kasi hindi naman kami masyado, kasi biglaan yun eh. Uh-huh. Bigla ang pagbuo ni Coach Francis yun, kasi parang medyo madami issue. Wala masyadong ceremonya. Mm-mm. So parang, yun na yung time na, parang 2 weeks lang kami yung training namin dito, and then pumunta kami agad ng Thailand.
Kaya doon kami binugbog, binugbog talaga ni Coach Francis. Kasi doon lang kami nabuo. Tapos nung parang hindi, parang feeling ko that time, parang nasa ano lang ako, Pilipinas. Kasi since mga bata nga, yung mga kasama ko, hindi, parang hindi ako, na-excite talaga ako. Sobrang na-excite ako kasi syempre iba pa rin yung feeling na may flag kang dinadala. Yeah. Pero siguro hindi mo na-feel dahil hindi mo kasama yung mga big stars, yung mga idol ng idol. Kasi totoo po. Mga kababata, hindi mo kababata, pero like, kabatch mo. Same age, apo. Same age. Pero pagdating ko talaga nung ito sa senior, 2019, iba yung feeling. Iba talaga yung feeling kasi, yung, alam yung nakakalaban ko sila. Like, si Ate Don, for example, Ate Don. Parang, kasi pag hindi mo siya masyadong nakakasama, parang feeling mo, suplada si Ate Don, ganyan. Marami akong friends na gano'n na, kumusta si Don kasama, ganyan. Kasi unang ano ko, siya talaga yung body ko. Same ano kami, same room, kami lagi magkasama. Aww. And then parang sabi ko, parehas kami, sobrang kulit, sobrang daldal. Tapos, si Ate Don pa kasama, marami kang ano, kasi pag example, kasi syempre iba pa rin yung training sa college, di ba, pag ano na, buong araw ka na sa court. So, may time talaga, may araw na parang nakukulangan ka. Sabay talaga kami nag-overload, tas parang pagdating sa kwarto, magkukwento kami about pa rin sa volleyball, tas may time din about sa kung anong chismis, parang ganun. So, parang ako, una, parang kabado talaga ako na, na-excite na kabado kasi first time ko sila makakasama. Though may mga, ano naman ko, si Ate Rhea, sila Ate Cez, may mga kakilala na ako. Pero iba pa rin pala talaga pag ano, kasama mo sila sa court. For the record, kasi, sino yung idol mo? Like, volley idol mo? Lagi ko talaga sinasabi si Ate Jen talaga. Sa Libero, si Ate Jen. Tapos, nung nakasama ko, parang nakakasama ko na yung iba. Parang lahat sila. Na-amaze ako. Nakaka-amaze kasi marami ako natututunan talaga sa kanila. Yeah, for sure. Tapos, lalo na kapag roommate mo, si Don. Si Don pa naman. Talaga. Si Ate Don talaga, parang sabi ko. Kasi, parang sabi ko, Ate Don, yung grabe, ang bilis ng footworks mo, ganyan. Tapos, sasabihin niya, ikaw din, gusto ko the way ka bumasa. Ganun-ganun kami. Parang, sinasabi na parang, kinukumpay-kumpay namin, tapos naghihingi kami ng tips paano gawin yung ganito. Kaya parang sabi ko, wow, nakaka-amaze kasi sobrang humble nila. Ikaw, Kat, if you could pick one characteristic na makukuha mo kay Ate Don, ano yung pipiliin mo? Like, tinignan mo siya sa lahat ng skills niya, if bibigyan ka ng isa, ano yung kukunin mo? Yung bilis ng paa niya. Bilis ng paa niya talaga. Tapos, ginujoke ko nga siya, sabi ko. Sabi ko, Tidon, grabe. Kung gano'ng kaliit yung bias mo, ganun kakabilis. Alam mo ba yun? Ginagawa kasi sobrang comfortable namin sa isa't isa. Pero kung anong joke talaga, oo, so, tapos, yun talaga yung na-amaze ko, na-amaze talaga sa yung footworks na. Yeah. I mean, totoo grabe. Naman. Like, when I look at you two, like, si Don talaga, she's the speed. Pero ikaw, you're like more on reading and yung control sa mga bola. Like, lagi ka nandun. Like, nandiyan ka pala. Parang sabi kasi natin doon, parang chill lang daw ako. Parang ganun. Sabi ko, sa totoo lang ate doon, hindi talaga ako chill. May time talaga kabado ako. Parang sa akin lang talaga. Parang pag napawisan ako, parang pag kasi may time talaga, hindi ka talaga makapag-enjoy pagkabado ka na eh. Mm-hmm. Pero pag pinagpawisan na ako, tapos, ewan ko, iba talaga feeling talaga pag hawak mo na yung bola, sa court ka na. Parang, siguro din sa tagal ko na naglalaro, parang, nandun pa rin yung kaba, pero mas nag-e-enjoy na ako. Anong ginagawa na, mo kapag kinakabahan ka? Anong sinasabi mo sa sarili mo para mawala? Or hindi nawawala?
hindi ko talaga napapansin na nawala na yung kaba ko. Eh, example like yung game namin against Petron. Okay. Kay Bell. Kasi first time ko magkakalaban si Bell. Ang lakas ng batay nun. Sabi ko, kasi nung nag-UE pa ako, parang twice lang ako naka-Grand Prix. Dahil, di ba nagbago yung schedule? Pati yung sa UAAP. So, hindi na ako kasali ng Grand Prix. Doon na talaga sa invitation ng All Filipino. And then sabi ko, may mga, like, si Jay Perez, parang, sabi ko, parang gusto ko sila makalaban. Uh-oh. May time, parang gusto ko ma-experience yung ganung kalakas na palo, ganun. Kasi, mahilig talaga kasi nagtitraining din ako sa men's sa UE. And then, talaga ba? Nagturo kasi, nagtitraining ako sa men's. Okay. Kasi, ano ko yun, laking kalye na game. So, sanay ako sa mga... Kaya pinapatient ka na ba sa men's training? Buti hindi pa. Okay, buti na ba? Siguro na buti hindi ito. Pa. Kasi nasanay ako yung coach. Ay, nung coach ko nung high school, grabe mag-training, bakla siya, yung trainer ko sa mga Libero. Uh-huh. And then, pagdating ko kay Coach Francis, since sanay nga ako sa mga Becky na bola, parang feeling ko bumibilis yung mata ko. Pagdating kay Coach Francis, may time talaga pag one man niya. Kasi sinasadya niya talaga natatamaan yung mata, ay mukha mo. Tapos, nag-e-enjoy siya pag ikaw marunong ka umilag, marunong kang, alam mo, paano mo, parang malaking impact din na parang flexible yung katawan ko. So, sorry, hindi ka natatamaan. Oo, may time talaga, ihahagis ni Coach Francis sa malayo, di tatakbuhin ko. Tapos, ihagis niya sa malapit sa kanya. So, slide ko pancake or roll. Tapos, maya-maya, nasa harap ko na siya. As in, palo niya talaga malakas. May time talaga na hindi ako nakailag. Pero hindi sa mukha. Dumikit yung bola sa tiyan ko. As in, sabi ko talaga, grabe si coach. Siya tuwang-tuwa siya. Wala. Kasi, natutuwa siya pag natatamaan ako. Kasi parang, siya, ginaganahan siya. Kasi, mapang-asar din ako eh. O coach, kaya napakahina naman yan. Ginaganon ko si Coach Francis. O kahit kay Coach Carl, kasi si Coach Carl parang kuya ko na nga talaga. Kasi inaasar overload. Mo naman pala eh. Oo, kaya ganun. Kasi, syempre, pagod ka na, papagurin mo pa ba si sarili mo, feeling mo. Parang yun yung parang natututunan ko din na pagpagod na ako, parang ini-enjoy ko na lang. Bahala ka na self. Parang bahala ka na self kung bugbog ka na dyan. Basta yung utak ko, okay pa. Yan yung way na kaya pag-lip sabi- ng sarili mo. Mm-mm. Kaya ko pa. Kaya si Coach Carl, hindi siya na ininiwala sa akin pag ino-overload niya ako. After training, may overload pa ako. Sinasabi niya, hindi ka papagod. Mag-overload pa tayo. Ginaganon niya ako. Tapos ako, okay, wala akong magagawa. Head coach. Parang ginaganon ko si coach. Pagod na ako. Kaya, hindi ka papagod. Okay. Kasi parang pag nakikita niya na tapos ng training, kahit kakapag yung training, tumatawa pa ako, tumatawa pa kami. So parang siya, hindi pa kayo pagod ah, sige, mag-overload tayo. Parang ganun. Dapat yun yung parang, opo, nadadala ko talaga siya until now na naglalaro ako. Uy, pero maganda yan. Maganda yung ganyan mindset. Kasi, alam mo yung, ang hirap bumalik sa mali kapag ka hard ka sa sarili mo. Like, nagkamali ka na nga, tapos mag-iisip ka na parang, ano ba yan? Bakit ganyan? Like, di ba? Paano ka makakabawi? Mm-hmm. Pero, yung parang, nung nag-coach, assistant coach ako sa UE, sa mga Libero, parang yun yung parang yung sinasabi ko sa kanila na, kasi yun talaga yung natutunan ko sa mga coaches ko eh, na huwag ka maging hard sa sarili mo. Ako minsan, parang minsan na may mga time talaga na, easy ball, pero hindi mo na nagagawa ng paraan. Pero, sabi ko, parang sinasabi nila na, normal yan, kasi hindi ka naman robot, hello, tao ka pa din, nagkakamali ka pa din, parang ganun. Yung parang, lagi kong iniisip na, okay, pero that time na mistake, dapat may learning ka na, paano mo gagawin next time, para hindi na mangyari yun, parang ganun. May mga moment ka talaga na hindi mo makakalimutan na, daladala mo siya hanggang ngayon, na parang, ayaw mo na maulit yung mga ganun. Sa pool, pag nahihiya ka, ganun.
So, yun yung lagi ko sinasabi. Kasi yun talaga yung pinaka hindi ko nakakalimutan sa mga coaches ko. Alam mo, sa mga kwento mo, namimiss tuloy kitang makita maglaro. And actually, kasi season 82 for me, syempre, dahil nandun ako, halos every game, so nakikita ko. Pero for me, yung season 82, siguro strongest UE team na I can remember, ha? Thank you po. Sa tingin mo, agree ka ba? Or meron ka bang naiisip ibang UE batch na mas malakas? Parang pag sa ano po kasi, sa training pa lang, na since nag-matured nga yung mga senior, and then marami din sa amin na nag-pro league na, so yung maturity na doon. So doon ko masasabi na parang, nag-iba din yung level kasi yung maturity nung. Kahit yung mga lower batch namin, nag-matured sila. So kami, hindi kami mga senior, hindi kami nahihirapan kung paano i-explain, paano ipaliwanag, paano yung attitude nila, yung attitude sa court, sa labas. So, yung bonding din namin, ibang level, kay Coach Carl pala. Kasi si Coach Carl talaga, gusto niya may bonding talaga kami after training. Kasi iba pa rin talaga yung kilala mo sila outside the court. Yeah. So, feel mo din yun na malakas kayo nung 82? Mm-hmm. Oh, so, kita ko naman talaga kasi like syempre alam naman na ikaw Abil will do good. Pero you also had like si Seth, you had Mean, yung setter nyo was also very good. Tapos like especially season 82 kasi very unpredictable, 'di ba? Like, di mo alam kung sino mananalo. Like kasali kayo doon. Like I don't mean to be mean, ha, pero like usually kasi before pag if it's a UE game, 'di ba, medyo the chances of winning medyo low. Pero season 82 was super good season for you guys relatively. Actually at Ate Cass, yung pinaka motivation namin yung pumasok kami na 82 is yung pagkapanalo namin against UST. Yun talaga yung pinaka motivation namin. Kasi parang syempre since yung culture iba kasi talaga pag yung dating culture na lagi lang talo. Mm-hmm. Syempre nadadala talaga iba eh, lalo na yung mga fans. Malaking impact siya sa aming mga players na ganun, na hindi pa kami naglalaro, parang talo na yung tingin ng ibang tao sa amin. So malaking impact talaga siya. So nung napanalo namin yung against UST na sobrang tagal na daw, na since nakuha namin yung win na yon, parang malaking ano siya, impact sa aming mga players. Confidence. Lalo na sa mga senior. Oo, yung confidence talaga. Iba. Iba yung dating. So, sa amin, lalo na sa aming mga senior, as in talaga, pag dating namin, parang tulala talaga kami that time. Siguro yun yung, hindi naman po sa pagmamayabang, pero dala-dala namin siya. Dala-dala talaga namin siya. Kasi iba pa rin yung feeling na nag-iba yung tingin ng mga tao sa amin, yung mga fans, mga coaches, mga players. Kasi syempre, yun talaga, kahit ako, kami mga senior, kami magbabatch, pagpasok namin sa UE, yun talaga yung sabi namin na gusto namin talaga mabago yung tingin ng mga fans, ng mga players, ng mga tao sa UE. Hindi lang sa amin mga players, individual, kundi sa mismong UE talaga. Kasi syempre, pag graduate namin, since wala na kami, hindi na lang ilalang yung UE. Kakatakutan din. Parang yun talaga yung gusto namin mangyari. Kasi nandun kami yung naranasan namin yung feeling na lang na lang ang tawag sa UE. Nakakababa talaga pag that time na uwi ka, talo, tapos iba pa yung naririnig mong comment. Siguro yun din yung nagpalakas ng loob namin that time. So, syempre, ano din, with the guidance din ng mga coaches, management, mga supporters din namin, kahit sabihin namin na mga parents pa lang yung unang, pero iba pa rin yung impact niya pag may naniniwala. Yeah. So, yun yung parang pinangkakapitan namin that time, na gusto talaga namin na yung may difference na paglabas natin sa UE, hindi na tayo yuyuko, nakataas na yung ano natin, no, natin na
yun na, iba na yung UE. Kasi syempre, hindi naman agad-agad mawawala yan pag hindi mo, ano, yung hard work na sinasabi nila. Well, you know, Kat, if there's anyone na nagpaangat ng pangalan ng UE, yung batch nyo yon, ikaw yon, ikaw, si Judith. Kasi it's not common, like, especially, kahit, not only UE, like, even teams ng Adamson or teams na, players from FEU, like, it's not common to get super famous sa UAAP, sa, if you're not in the Big Four, di ba? Usually, mga very popular players nasa Big Four, na schools. Sa Big Four, ako. But, ikaw, when I say your name sa mic, like, the entire arena, kahit mga kabilang side, papalakpak yan kasi they respect you. Yun nga po eh, kaya parang sa akin, sa isip-isip po talaga, parang hindi pa rin, naninibago pa rin ako hanggang ngayon. Sobrang naninibago pa rin po talaga ako na, kasi syempre, hindi, galing ako sa team na hindi naman known siya. So, parang syempre, sa isip-isip ko, parang ayoko ng individual awards. Yun talaga yung lagi ko sinasabi. Do you feel guilty na medyo mas naging famous ka kaysa sa team mo? Opo, may time talaga na parang, may time na, syempre, mag-aano ako ng award, na kukuha ko ng award. Tapos feeling ko parang, minsan nagda-doubt ako, deserve ko ba? Kasi syempre, kasi syempre yung team ko, ganito, tapos, kukuha ko ng award. Kaya, lagi nga sinasabi ni Coach Carl na, pinaghirapan mo naman yan, ganyan. Kahit naman ganun, ano, dala-dala mo pa rin naman yung UE. Lagi na sinasabi ng mga coaches sa akin. Pero, hindi mo talaga, like, sa akin, hindi ko talaga maiwasan na ma-feel bad about sa team namin na ganun. Tapos, kukuha ko ng award. Kung pwede nga lang, kukuha ko ng award, kasama ko yung team eh, lahat. Kasi, hindi ko din naman makukuha yung award na yun kundi dahil sa kanila. Kasi grabe din talaga yung tulong nila sa akin. Yung motivation talaga ng team, ng coaches, ng management. Hindi talaga basta-basta. So, sa akin talaga, kukuha ko ng award. Sa-celebrate ko na yung kasama sila. Kat, you're so sweet. Grabe yung puso mo. Pero alam mo, it's really because of your hard work. Dahil yung people sa crowd, yung people watching on TV, they see how hard you work habang nasa loob ng court. And that's why we love you. Dahil sa pinapakita mong performance. And it's, oh, you can feel bad about it. Pero wag mong i-discredit yung hard work mo. Kasi it's really all you. So, I'm happy for you. I'm happy na to see your career. I'm happy to see you keep growing. At I cannot wait to see what you have in store for us sa Petro Gazz. Congrats ulit. Congrats. Yeah, thank you po. Thank you din po. And thank you. Thank you so much for coming on the show. Thank you din po sa opportunity kasi kahit ano, kahit nag-adjust na sa akin. Sobrang thank you pa rin po. I wanted to. Super. Thank you. This is actually siguro my last two episodes ko na to. So I really wanted you. Kasi promise ha, di ako nagjo-joke. Like, isa ka sa favorite kong players. Thank you po. Yeah. It's a big honor. Thank you. Nakakataba ng puso. I love you so much. Have a good night. Thank you po. Thank you so much po. Ingat po. Bye-bye. Thank you guys for tuning in. Keep on listening to Hang Time. You can listen to all of our past episodes on Spotify and Apple Podcasts. We'll say bye for now.